Alright, mga brothers on the wheels, welcome back sa ating walk around review. So today's episode, i-features natin yung bagong version ng Dominar. Ito po yung 400 UG. So bago tayo mag-start, mga brothers, maraming salamat po kay Sir Joel. At pinayagan po tayo na ma-features dito sa Sork Moto ang kanyang magandang Dominar 400 UG, no? 3 months old pa lang ito at kaka 1,000 lang po yung tinakbo, mga brothers. Ayan. So wag na natin patagalin. Bigyan na natin ng matinding intro. Like, banata mo. Okay. Drop the beat. Brothers on the wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! So mga brothers, ano ba yung klase ng ganitong motorsiklo, no? Well, para sa akin na ang tindig nitong Dominar, para siyang sports tourer eh. At the same time, mayroon siyang pagka naked sports bike dahil hindi siya fully furred na motor, no? At the same time, budget friendly ito kasi for 195,000 eh. Actually, tumaas na daw 198,000 na ata ngayon. Eh makakapasok ka na sa NLEX. At matindi pa dyan, mga brothers, yung features nitong motor na ito, hindi tinipid ng Bajaj, no? Talaga namang parang ang features niya sa mga sa mga top of the line na big bike eh. At the same time, single cylinder siya, kaya low maintenance lang, no? Hindi katulad ng mga inline 4, B engine, mga inline 3, talagang medyo may kasakita ng maintenance niyan. Pero dito sa Dominar 400 UG, talagang mas mababa yung kanyang maintenance. Alright, no? So, lipat tayo sa kabilang side, no? Para makita nyo pa yung motor. Napakagandang motor. Ang ganda niya tumindig. At the same time, ang mukhang sarap ang sakyan. Ito yung kabilang side, no, mga brothers, no? So, by the way, pinalitan na ni Sir Joel ng Yamanin bolts. So, kung tawagin natin is gold bolts, no? Para mas highlights, no? Sabi niya pa nga, papalitan niya pa nga ng silver yan, pag nanawa siya ng kulay. So, dito wala naman siyang nabago, no? Except lang dun sa bolts and also nilagyan niya ng top box. Yan, syempre, para sa mga dalahin. Mas nagustuhan niya daw itong motor na ito kasi nga, mas komportable si Mrs. niya na umangkas dito kasi dapat ang choice niya yung NK400 na CF Moto kaso maliit yung pillion seat noon. So hindi komportable sa mga long ride, no. Ito kasi nga Dominar 400 UG, konting accessories lang to, no. Yung iba nga nilalagyan pa ng windshield dito, mga brothers, para mas maganda yung pasok na o yung bangga ng hangin sa iyo, hindi ka masyado magkaroon ng air lag at mapagod sa biyahe. At nilalagyan nga ng top box, no. Tapos siguro hand guard dito. Magmumukha siyang sports tourer talaga eh, no? Tsaka ang ganda ng pagka-slope ng kanyang upuan, no, mga brothers, no, sa katulad kong 5'4 o 5'5 dyan, I think maaabot pa ito. And hopefully, no, kung titingnan natin kung kaya ko, kung sakyan, ma-test ride natin tong motor. So mga brothers, ngayon, check na natin yung motor ng malapitan. Unahin muna natin yung instrument cluster ng motor.
Okay, mga brothers, buksan natin siya. Ayan. So, ang maganda dito sa Dominar 400 UG, dalawa yung kanyang panel, no? Meron ditong maliit. No, so, nahin natin di itong maliit, no? Nandito yung gear indicator niya. Tapos yung odometer, ayan, 1,355 pa lang. And then, meron siyang time. Tapos, meron siyang mode button dito at saka select. Siguro, pag pinundot mo itong mode, makikita mo yung trip 1, trip 2, tapos babalik sa impu. Ayan, tapos babalik sa odometer. Okay? Maganda rin yung riser ng kinabit dito ng Bajaj. Ayan, mataas siya. Tapos kahit low rise lang yung handlebar niya dahil ngayong riser ay mataas. So maganda pa rin sigurado rito yung handling mo, hindi ka masyadong yuko. No, at saka may pagka-wide yung handlebar mo, no, na which is good na maganda siya sa e-steering, okay? So pagdating dito sa pinaka main nga cluster ng panel, makikita na natin dito yung RPM, ayan, no, digital meter po 'yan. And then yung kilometers per hour mo o yung speed meter mo. Tapos yung fuel gauge nandito sa kanan, okay? Tapos ang kinaganda pa rito mga brothers, pagka naka-side stand ka, sasabihin sa'yo dito ng panel. And also pag naka-kill switch din, sasabihin niya rin. No? It lets you know na nalimutan mo yan at kailangan mo na ulit i-off, no? O i-tick-off ang iyong side stand. Dito naman sa baba may mga indicator siya. No? Nandito yung ABS, it lets you know na gumagana siya. Neutral, tapos yung turn signal lights niya, pinagsama na lang. Ayan, kita nyo ba? Okay. Ito pala yung engine warning sign. Ayan. So, ito ibig sabihin, meron ka pang mga nakakaligtaan katulad nga nitong side stand. Ayan. Tapos, ito yung RPM limit light. Okay, nandito sa dulo, no? Siguro mga around 5,000 yun, no? 6,000 pagka umilaw na yan, no? Okay, so maganda yung instrument cluster niya. Okay, tapos yung susian, ordinary lang naman, hindi siya naka-anti-tap. Okay, tapos nilagyan pa rito ni Sir Joel ng logo ng Kawasaki, which is nakakadagdag, ganda. Yung buksanan o bukasan itong kanyang tangke, maganda rin, no? Pang big bike na talaga. And also meron itong laki na Ayan, 13 liters. And then, meron na rin siyang kasamang tank pad, no? Good thing, meron na rin siya dito nga slider o crash guard, no? So, hindi ka na magpapakabit. So, isang safety rin ito, mga brothers. Once na na-slide ka, hindi ka magkakaroon ng injury sa legs, no? Tsaka, hindi ganun madadamage ang iyong motorsiklo, no? Pagdating naman dito sa upuan, masasabi ko na malapad at tamang-tama yung foaming, no? Yung quality ng upholstery, ayan, kinukurot-kurot ko. No, quality siya kasi pag hindi, pag kinurot mo yan, hindi ba magkakaroon na ng guwet? Ito, bumabalik lang, no? Ayan, no? Malapad dito sa rider at malapad din dito sa pillion seat. Kaya nga ito yung nagustuhan ni Sir Joel, no? Tapos pinalagyan niya na rin ng bracket para sa top box, no? Nice. Ang ganda rin dito ng approach ng emblem ng Dominar dahil naka-embossed na siya, no? Ayan, at chrome ang kanyang finish, no? Pati dito sa 400, dito sa gilid. Ayan. Tapos may sticker yan dito ng Kawasaki. Ito, sticker na lang ito. Kasi sila po ang nagkikerry ng Bajaj dito. Okay. Now, mga brothers, nakasakay tayo ngayon dito sa Dominar 400 UG ng Bajaj. No, so, ang seat height niya, mga brothers, is around 800 millimeter, no? So, ako, for the reference, ang taas ko is 5'4", tapos nakaboots ako ngayon. Makikita nyo, may tingkayad ako, konti lang naman, pero yung kalahati ng paa ko, mga brothers, is nakalapat pa. Ayan, may kalaparang konti yung upuan niya, pero okay din naman, nagbibigay extra comfort sa akin. And mapapansin ko na kagad dito yung suspension na in-upgrade ng Bajaj dito sa bago nilang Dominar. Ang swabe, ayan, no? Hindi pa ako tumatakbo, pero ang ganda naman play dito sa likod, no? Tapos yung harap, yung upside down fork niya, okay din yung pagkaka-play niya, no? Swabe rin. Sigurado mamaya pagka sinakyan natin ito, ang ganda nito manakbo, no? Maganda yung pagkaka-stable nito sa kalye. Turn radius nitong manibela, hindi naman kalakihan. Ayan, check muna natin. Tama lang naman, ma. Ayan, hindi naman siya kalakihan. Pero good thing, kahit mababa ako, natutulak ko yung bike. Ayan, natutulak ko yung bike. Kasi meron talaga pagka sobrang bigat na ng motor. So, ito nga pala yung kanyang dry weight is 187 kg. Ayan, no? So, may kabigatan na siya. Pero talagang pumapasok talaga yung mga mabibigat na kategorya ng motor, mga brothers. Pag mga 200 kg na pataas, yun yung mga adventure bike. Okay? So, ayos na ayos.
So check natin ang kanyang suspension. So naka 43 mm na to na upside down fork. Na napaka solido ang pagkakayari, mga brothers. Okay, no? Tapos ang kanyang gulong dito is gumagamit po ng 17 inches ito na wheel mags na makapal. And of course, may star size po ito na 110 by 70 na tubeless na rin siya. Okay, so ang brand nito sigurado is MRF. So isa pong Indian company brand po yan pagdating sa gulong. No? 300 mm po ang kanyang disc rotor, napakalaki. Ayan, tama ba? Okay, and then meron po siyang ABS. Ang kinagandahan din dito sa caliper niya is naka-vibre na to. Vibre, tama ba? At saka ano na siya, yung ang pagkakalagay niya is katulad doon sa mga racing, may tawag 'yan eh, yung axial at saka yung ano ba to? May tanga oh. May tawag dito, nalimutan ko lang mga brothers. Pero pag yung ganitong setup ng iyong disc brake, mas yung caliper mo, mas pa akap na akap yung pinaka pads niya. So mas maganda siyang magpreno, no? Kumpara dun sa axial na parang hindi, may nakaangat pa konti na hindi siya na magganong kaakap dito sa plato. So yun po yung explanation niyan. Ito kasi mostly ginagamit itong ganitong setup sa mga sports bike o sa mga racing bike. Okay? Ayan. So lipat man tayo sa kabilang side, no? So pag muna tayo dito, makikita natin yung liquid cooled ng makina. Ayan, may pan po yan, no? Tapos nilalagyan po yan ng coolant. Tapos may busina siya dito na hindi naman kalaki yan, maliit lang naman. Mamaya check natin yan pag nag-sound check tayo, okay? Tapos dito may belly pan din siya na tumutulong para maproteksyonan yung makina sa mga putek at sa mga dumi, alright? No? So ito yung right side ng makina, no? Sa makina, ang daming improvements nito, no? Unang-una yung double overhead cam niya. Dati kasi yung dating Dominar single overhead cam lang. So ngayon double overhead cam na siya. Mas mataas din ang horsepower niya ngayon na 40. I think dati ata is nasa around 35, no? So malakas ang makina niya ngayon, and also meron din siyang 6-speed na slipper clutch assist, no? So mas maganda po ang shifting niyan, lalo na pag nagda-downshift ka eh mas smooth siya. Okay? So ito yung tapakan ng preno. Ordinary lang naman, and galvanized lang naman siya, wala siyang kulay. At least ito yung foot pegs niya dito eh may natitiklop at may rubber siya para hindi tayo masyadong nadudulas, no? So yung stem dito ng tapakan is konektado hanggang dito sa pillion. Yan, makikita niyo mga brothers, at aluminum ito sigurado. Ayan, okay? Tapos yung mga fairings niya rito, quality. Ayan, ang chassis niya makapal at solido ang pagkakagawa na matte finish. Yan, ang kintab ng motor ni Sir Joel. Mukhang alaga rin ito, ano? Alright. Nice. No, so, dito sa muffler, mga brothers, ito ay naka-dual exit muffler na sporty look. Yan, napakaganda, mga brothers. At stylish din ang kanyang muffler guard dito para extra protection sa rider at saka dito sa back ride niya, no? Pagdating dito sa likod, meron tayong single piston caliper na disc brake by Vibre din. Ayan. And then also, meron din itong ABS, no? Swing arm niya solid din ang pagkakagawa, makapal din ito. Ayan. Oh, solid na solid, no? Tapos ang gulong niya rito sa likod is 17 inches din, okay? Na may tire size na 150 by 60 naman. And also tubeless na rin ito. Ganda ng mags ng ano nila. Ganda ng mags ng Dominar, no? Lapad din to, nasa 4 inches na sigurado kapal nito, mga brothers, okay? Tapos may reflector dito sa gilid. Ayan. Okay, so lipat tayo dito sa kanyang likod. So may kita natin sa likod, mga brothers, yung LED na taillights niya, no? Naka-split type po yan. Buksan natin para makita nyo. Ayan, so ito yung taillight niya, no? Dalawa po yan na split. At ito yung turn signal lights niya na LED rin. Good thing ito nabibend, no? Kahit papano, no? So, kalimbawang mababangga mo, eh, hindi siya basta-basta mababali. Yung fender, okay din yung pagkakahaba, eh. Kasi, ano, tawag dito, protection to para sa mga putek, no? Hindi ka basta, lalo na yung angkas mo dito, kawawa, lalo pag na umuulan, no? So, move over tayo dito sa gilid, naka 520 na ito, na kadena, which is good dahil pang big bike na ito, no? Yung swing arm niya dito sa kabilang side, ganun din, makapal. And also, naka monoshock na ito, no, mga brothers? Yun naman ang kinagandahan. At in-improve na nila ito na naka nitrox na, ayan, adjustable din siya. Naka-linkage ba siya? I don't think so, hindi ito naka-linkage. Parang hindi, no?
Pero sa mga nakakaintindi, naka-linkage ba ang ganitong setup, 'di ba? Paliting hindi eh, 'di ba? Pero it's okay dahil naka-monoshock siya, okay? So dito, makikita na natin yung kanyang shifter. Ayun, kahit di ka na magpalit, mga brothers, oh. Solid na at meron pang indicators dito na 1 down, 5 up. So nasa gitna yung neutral niya, no? So hindi siya rotary. Neutral lang kasi isang sports bike 'to, hindi naman ito pantra bikes, no. Ayun, so sa kabilang side, mga brothers, ito yung kabilang side ng makina, no. So by the way, naka DTSI ba 'to? Ayun, DTSI ba 'yon? Yung triple spark plug po, no. So tatlo po yung spark plug nito, no, for the power, combustion, and of course para rin makatipid sa gasolina. Isa po 'yan sa mga technology ng Bajaj. Ayun, ganda ng logo dito. Tsaka yung kulay ng ano, ng makina niya is flat finish na magaspang. Ganda o, kapal o. Ayan o. High temp to, sigurado, no? So wala akong idea kung anong size ng kanyang sprocket dito. Pero ayon dito, may nakalagay na 45 teeth. Ayan, na 520 ang laki ng kadena. Sigurado sa harap, baka maglalaro ito ng 15 to 16. Pero malinis yung ano niya, malinis yung underneath niya. Tapos yung tire hugger niya malaki, kasama na rin yung chain cover, no? So wala itong center stand, kaya dapat paglilinisin mo to, eh kailangan nakapaddock stand ka dito para mas malinis mo na maayos at ma-maintain mo na maayos yung motor siklo. Alright, no? So by the way, dual piston po yung caliper niya sa unahan, no? Pagdating dun sa preno. Okay. Okay, mga brothers, sound check tayo para makita nyo. Ayan, ha. Oh, diba solid yung tunog? So, nakakalimutan ko pala sa inyo i-discuss yung ilaw. So, ayan yung pinaka-headlight ng motor, mga brothers, no? Parang transformer lang, parang datingan lang nito mga Autobots eh. Para sa akin, ha, ganun yung nakikita ko sa kanya. Okay. Ayan, so and also LED na rin ito, mga brothers. Ayan. And then meron din siyang park light. Ayan, makikita nyo naman. So parang pinaka daytime running lights na rin. Ayan. Quality rin yung kanyang salamin, no? Kahit plastic, pero quality at makapal. High beam nga natin para makita nyo. Ayan. Ayan. So ito na yung high beam niya, no? So parang lahat umilaw na, no? Kung malakas naman, kahit stock pa siya. Pero kung biting ka dyan, dilagyan mo ng mini driving light. So ang ganda rin dito umuso. Makikita nyo rito yung parang bigote niya, no? Parang pinakano niya. Bunga nga ng, ano, ng headlight na nagre-represent talaga parang mukha. And then yung front fender, eto gusto ko dito, talagang flexible, oh. Eto naman ang maganda dyan. So pag halimbawang nabangga, eh hindi ito mababasag, oh. Tumitiklop lang, oh. Maganda, flexible, ayos, quality, solid talaga. So sa mga switches, mga brothers, nandito yung low beam niya at saka yung high beam. Ayan. Tapos ito, meron din siyang flasher o pass. Ayan, may indicators pa nga doon. Nagaano rin. And then meron din siyang backlight assist, no? So kita mo pa rin yung mga buttons mo. Ito yung busina. Lakas, ha. Kahit di ka na magpalit, ha. Handle grips, quality, malambot, no? At makapal ang kanyang end bar dito, no? Isa po ito sa mga safety pagka natutukod nyo yung motorsiklo. Ito, nilagyan na ni Sir Joel ito. So maganda rin yung clutch, malambot. Ito nga yung sinasabi ko pag mayroon ng assist and slipper clutch. Ayos na ayos, okay? Sa kabilang side, ito yung bukas, ha, ng iyong ilaw. No, sa ilalim electric start and also yung hiyong kill switch. Ayan, no. Ini-indicate niya talaga, no. Side mirror, okay din, isa ito sa mga nag-improve, no. Nakita ko sa lumang Dominar. So nilagyan niya rin niya ng blind spot mirror dito ni Sir Joel, ayos na ayos. Okay, that's it. So mga brothers, ngayon nakaikot na tayo sa Dominar 400 UG nitong Bajaj by Kawasaki dahil sila nagdadala nito. So comment nyo naman, mga brothers, kung anong masasabi nyo sa motorsiklo nito. Kung ito ba eh sulit sa kanyang price point. Okay, di ba? And also share nyo na rin ito sa Facebook dito sa ating Facebook page, di ba? Para makatulong sa mga iba natin brothers on the wheels na naghahanap ng ganitong budget na motorsiklo. And also, mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel kung naghahanap kayo ng ganitong klase ng content. Alright, salamat! Bye! Have a great time!